Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my YouTube channel. Heto na naman po si Mr. Destiny at magbibigay na naman po sa inyo ng bagong updates. Pero bago po tayo magsimula, syempre batiin po muna natin si Jose Manalo ng happy, happy birthday sa'yo. Sana ay mabuhay ka hanggang gusto mo, Jose Manalo. Well, ulitin ko, happy birthday po kay Jose Manalo. Well, punta na po tayo sa ating topic na napakaganda, mga Kaldab. Ang pag-uusapan natin ay dalawa po, mga Kaldab. Ang Sing Sing at si Mr. Arjo at Tide. Well, punta na po tayo sa ating main topic. Well, dito po muna tayo sa Sing Sing. Marami pong nag-comment at syempre nakakataba ng puso. Dito, mga Kaldab, ipapaliwanag ko na naman para mas maganda po sa mga taong hindi pa po nakakaalam at sa mga baguhan pa lang po na Aldab Nation. Itong kukwento ko po sa inyo ay base po sa mga naglalabasan sa social media, mga kaganapan po sa dalawa na hindi pa po ninyo alam. Uulitin ko, sa mga baguhan at least sa mga true-blooded Aldab Nation pa rin na hindi masyadong updated sa dalawa, at syempre hindi po lahat ito alam ng karamihan na sinasabi po at tinatanong sa atin, Mr. Destiny, paano nga po bang mag-asawa si Mengay at Tisoy? Ano nga po ba talaga ang basihan mo para sabihin lagi na mag-asawa na sila, may anak na sila? Ano nga po ba ang pruweba at ebidensya mo gayong hindi naman po sila umaamin sa social media? Well, yan po ang ikukwento natin, mga Kaldab. Dito sa picture na nakikita nyo, yan po ang suot ni Alden na Sing Sing. Kung mapapansin nyo, bakit parehas po kung saan po nakasuot ang Sing Sing ni Maine Mendoza? Di po ba, mga Kaldab? At eto pa, mga Kaaldab, mayroon pong report sa Vatican na siguro naman, mga Kaaldab, talagang alam nyo na po dahil viral siya sa social media. Ang sinasabi ko, mga Kaaldab, na totoo po ang kasal nila. Kasi English po, mga Kaaldab, pasensya na po kung medyo hindi po tayo maganda yung pagka-pronounce sa English. They should wear their ring in the middle finger. Napakasimple lang, di po ba? Yan po ang taong kasal na. Kasi hindi naman po magsusuot ang isang lalaki at ang isang babae na mismo sa palasing-singan nila po, mga Kaldab. Oops, Tagalog na Tagalog. Well, mga Kaldab, isa lang po yan sa patunay, lalo na po yung mga mamis na kapag ka nagkukwentuhan kami ay sinasabi niya, talaga Mr. Destiny, naniniwala ako nakasal na kasi isa mag-asawa, alam mo kung saan isusuot ang Sing Sing. Although sa mga taong hindi pa po alam o hindi pa po kinakasal, talagang magdududa. Pero yung mga taong ikinasal na, katulad nila Bossing at Pauling, malalaman mo na talagang true to life na po yung dalawa. Hindi po ba? Kaya nga po, kapit na kapit, kumakapit kami dahil alam namin. Sa mga baguhan pa po, especially sa mga baguhan na kailan lang po sumibol, naging Aldab Nation na sila, marami pong
nagtatanong kung saan po nagsimula. Ang ina-update ko mga kaaldab, eh latest update at throwback update. Doon sa isang channel ko, puro throwback po doon. Para po mas maintindihan ninyo at maliwanagan po kayo kung ano nga po ba talaga ang tunay na relasyon nila Mengay at Titisoy. Doon sa second channel video na in-upload ko, doon po si Main Mendoza po ang nagsalita tungkol kay Alden. Sinulat niya po yon at makikita mo ramdam na ramdam niya ang bawat sinasabi niyang salita, na kahit gusto niyang maiyak ay pinipilit niya at pasimple niyang tinitignan si Alden Richards. At doon mga kaaldab, kung saan po si Alden Richards naman ay dinadamdam ang bawat salita ni Maid Mendoza. At nung matapos na ay agad-agad nilapitan ni Alden Richards si Maid Mendoza at sinabing, "I love you, Maid." At ganun din naman po ang sagot ni Maid Mendoza kay Alden, at hinalikan na po niya sa leeg mga kaaldab, na kung saan ay madalas pong ginagawa. Sa batok po pala mga kaaldab, na madalas ginagawa ni Alden Richards kay Maid Mendoza. Kaya nga po, kumakapit pa rin po tayo. Kahit napakaraming pambabas ay hindi po tayong patitinag. Hindi po ba? Well, punta na po tayo dito sa ating pinakahuling update kay Mr. Arjo Ataide. Panoorin nyo mga kaaldab, maganda po ito. Baka kasi hindi nyo napanoorin mga kaaldab, kaya sana tapusin nyo tong video na to. Dito mga kaaldab, pag-uusapan po natin yung update ko. Ito po pala talaga ang totoong nangyari. Hindi naman po talaga ang Aldab Nation ang nakagawa nito. Well, siguro ipinalalabas lang po nila para magalit ang buong tao sa Aldab Nation. Ang totoo po palang nangyari, na-aksidente po sa motor si Arjo Ataide. Pero iba po kasi ang lumalabas sa social media, na pumunta po, na pumasyal si Arjo Ataide, at nang pauwi na po raw eh may kung anong, kumbaga parang Aldab Nation po raw ang sumagi sa kanya, na sinabi nga po nila ay baka nabugbog, di po ba? Yung pala eh sumemplang ang daladala niyang motorsiklo. Dito mga kaaldab, eh hindi po natin alam na ganito pala ang sitwasyon. Pero totoo po mga kaaldab, na nagbalak po talagang pumunta si Arjo Ataide diyan po sa bahay ni Maid Mendoza, na kung saan po ay may mga armen din po raw na pumunta. Well, hindi ko naman po masasabing kilala ko lahat ang pumunta diyan, di po ba? Yung iba po talaga eh true-blooded Aldab Nation na, yung iba naman po ay medyo baguhan lang po. Pero madalas pong makitang dito mga kaaldab, eh ito pala po talaga ang totoo. Kaya nga po salamat sa nagbibigay sa atin ng update. Ngayon po ay naliwanagan na po natin. Pero hindi nga naman po yan ibinalita ng ABS-CBN. At wala po talagang nakabalita niya. Kumbaga yung balita niyan eh news blackout. Pero bakit nga po ba hindi ibinalita yan mga kaaldab? Kasi karma eh. Di po ba? Yan po yung tinatawag nating karma. Na kapag ka gumagawa ka ng hindi maganda sa tao, eh ito po ang balik. Di po ba mga kaaldab? Well, kaya nga po natutuwa ako at nalaman ko ang buong pangyayari. Well, totoo po mga kaaldab, hindi po ito ibinalita sa ABS-CBN, sa TV Patrol, at kung saan man pong balita ay hindi po natin napakinggan. Ganun din naman po sa GMA Network. Hindi po ba? Kiklear ko lang po ha, na aksidente po si Arjo Ataide, at hindi po kagagawan yon ng Aldab Nation. Tanging ang may kapal lang po ang makapagsasabing kung sino talaga
ang nagsasabi ng totoo. Pero sa tingin ko naman po mga Kaldab, yun po talaga yung totoo. Dahil hindi nga po nila yun ibinalita at itinago. Ngayon mga Kaldab, alam nyo na, di po ba, kung ano nga po ba talaga ang totoong nangyari. Naaksidente sa motor si Mr. Arjo at Taide. Hanggang dito na lang po ang latest updates natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber. Salamat sa panonood at pakikinig.